wellness tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa wellness tips sa Health Check Plus. Nagbabalik ang Health Check Plus. Kasama po natin sa wellness tips si Dr. Mar David Del Rosario Antioquia, isang dentista at kasalukuyang pangulo ng Laguna chapter ng Philippine Dental Association. Post-EDSA baby pala si Doc Dave at pinanganak po siya noong Valentine's Day noong 1987. Magandang araw po sa inyo, Doc Dave. So magandang araw po sa ating mga tagapakinig at orninini. Magandang araw po sa inyo. Magandaan. Doc, opo, Dental Health Month po ngayong Pebrero at magtatapos na po yan. Doc, ano po ba yung masashare ninyo sa amin na highlights po ngayon ng selebrasyon ng mga dentista? So ngayon, attorney, sabi nga, itong February ay National Dental Health Month, no? So ito ay hindi lamang sa Laguna, kundi buong Pilipinas, no? At tayo bilang presidente, pangulo ng Laguna chapter, ay marami po tayo mga pinuntahan ng mga bayan. So mula Binyan, Santa Rosa, Cabuyao, all the way to Santa Maria, Laguna ay hawak po natin. At ngayon po ay sa ating pagbisita po sa mga bayan ay pinupuntahan po natin yung iba't ibang mga lugar. Kahit po pandemya ngayon ay syempre kukumuha po tayo ng pahintulot po sa LGU para makapag-perform po ng mga oral health awareness lecture and also makita po rin po yung mga bata, no? May mga pili naman pong mga estudyante. So ngayon po ang highlight po ng aming National Dental Health Month ay kasi ngayon ang aming team ay brushing is a must kahit nakamask, no? Brushing is a must kahit nakamask. Yes, talaga, 'di ba? Kahit pandemya, no, kahit na nakamask tayo, no. Talagang dapat pa rin number one is nakamask, mag-brush pa rin tayo kahit nakamask. Even pandemya pa rin. Number two, oral health cannot wait. No, ito yung mga nilulunsad namin, no, ng mga advocacy mula sa aming mother association, the Philippine Dental Association. Oral health cannot wait. Ano ibig kong sabihin nito? Yung oral health cannot wait, lagi namin sinasabi, ang oral health, ang mental health, and also the physical health ay pare-parehas. No, hindi natin pwedeng sabihin na masakit ang ngipin ko pero wait lang, saka ko na siya papagamot, no? Oral health cannot wait. Pare-press po natin siyang priority. So marami po kaming nilulunsad gaya ng sugar away, iwas tooth decay. So meron din kami mga, oh, di ba? So para catchy, no? Sugar away, iwas tooth decay. So meron din kaming mga pitong gabay sa tamang pagsisipilyo and also mga illegal practice campaign. So yan yung mga advokasya ng Philippine Dental Association ng Laguna Chapter Incorporated sa iba't ibang bayan dito sa Laguna. So yun yung mga highlights. Although marami kasi meron kaming biking, meron kaming oral health awareness, meron kaming pagbisita sa iba't ibang mga schools. So iba't ibang pamimigay ng mga sipilyo. So iba't iba naming mga ginagawang mga activities. Sobrang active po pala ng Dental Health Month, lalo na po sa pangunguna po niyo sa Laguna Chapter. Doc Dave, nabanggit niyo po na nakapag-ikot po kayo sa maraming mga towns at mga places po sa Laguna. Doc Dave, meron po ba kayong mga para po ba itong caravan? Mayroon po ba kayong dental services, free dental clinic, ganun po, na nailunsad? So ngayon kasi, syempre, alam naman natin pandemya, no? Sabi nga, itong virus, coronavirus, ito ay natatransmit through air droplets. No, talagang yung mula sa bibig, kapag bumukan lang yung bibig mo, posible kung meron, no? Kaya ngayon, pandemic, kahit even last year, ay iniiwasan namin ang mga dental services outside our clinic. So pumupunta kami sa mga malalayong lugar o sa mga liblib na lugar. Una, to magkaroon ng education, oral health education talaga, no? O kung paano linisin ng kamay, tamang paglilinis ng kamay, gayon din ang tamang nutrisyon. Pagkatapos ng tamang nutrisyon ay tamang pag-aalaga ng kanilang mga bibig, ng kanilang mga ngipin. So dati, kahit even before, naggagawa kami ng mga fluoride treatment, minsan nagagawa din kami ng mga sealant or yung mga iba't ibang klaseng dental treatment. Pero ngayon, na-limit lang kami to
magkaroon ng education and also pamibigay ng mga sipilyo. Although minsan nagkakaroon kami ng fluoride, pero depende po sa LGU kung pumapayag po ang mga mayors and also yung mga health workers po ng city. So yun ang mga ginagawa po namin. Yun po. Doc, yun, natanong ko po sa inyo, pero very important po yung ginagawa niyo, yung oral health awareness lecture po ninyo. Karamihan po nang nakikita ko pong mga bata ay, yun nga po, medyo nasisira po yung mga ngipin. So, Doc, kumusta naman po ang dental hygiene ng mga Pilipino? Sa ngayon po talaga, kailangan po bang improve ang dental hygiene practices ng mga Pilipino? So, attorney, no, ito, kabigla-bigla, no, according po sa pinaka latest na datos mula sa DOH, 74% ng mga Pilipino ay sira ang ngipin. So, that's more than half. So, sabi ko nga, nung high school ako, parang masaya na ako sa 75, no? Pero yung 74%, mataas na yon, no? Mataas na bilang yun, a porsyento yun, ng mga tao na may bulok ng ngipin. And 8 out of 10 na tao ay nagdurugo ang ngipin. So, yun ay kabigla-bigla para malaman. Kaya nga nandito ang Philippine Dental Association at ang mga ng Laguna. Although we are a private dentist na nagtatrabaho kami sa aming mga pribadong klinika, pero meron kaming kagaya ng asosyasyon na Philippine Dental Association para po pumasok sa mga liblib na lugar para po magbigay ng oral lectures. Kagaya ngayon, Attorney Mimi, na dito sa amin sa Laguna, na ipasa last year yung executive order. No, itong executive order from our governor, Ramil Hernandez, ay naipasa na ang second Tuesday of February is the Oral Health Care Day. So, ibig sabihin, we celebrate the Oral Health Care Day every second Tuesday of February. And malaking, isang malaking hakbang to para maipasok namin sa through the curriculum sa DepEd itong aming health education, oral health education. So malaking bagay itong naipasang executive order. At from here, unti-unti, hopefully ang gusto ng PDA Laguna ay maipasok sa curriculum natin ng mga bata. Kasi wala naman talaga tayong proper training nung bata tayo, di ba? So kami, ang gusto namin maipasok yung oral health lecture sa mga curriculum ng estudyante para first quarter, second quarter, merong pumapasok na oral health lecture sa kanilang pag-aaral. Siguro po, maganda po na kayo po ay nakasama natin ngayong hapon. Yung mga pointers po ninyo sa inyong oral health care lecture or oral health care day, yung inyong pong oral health awareness lectures, ay ma-share po natin ibang pointers po ninyo dito po sa ating show. Doc, sabi niyo po kanina, 74% ang taas ng mga Pilipinas ang sira ang ngipin. Doc, ano po yung karaniwang sira or problema ng ngipin ng mga Pilipino? So usually, yung mga pumupunta sa aming pribadong klinika or nakikita namin sa mga center o pinupuntahan namin, unang-una, syempre, number one, madumi yung ngipin, no? Siyempre, dahil una, nagpandemya, hindi nakakapunta sa dentista. Number one, madumi yung ngipin. And kapag ka madumi yung ngipin, nagkakaroon ng pagdurugo ng ngipin, ng gilagid, I mean. Sorry, pagdurugo ng gums. Kasi nga, nawawala na yung integrity ng gums o yung pagkakapit ng gums o kagandahan ng gums dahil dun sa plaque o sa dumi na tumigas. Kaya naman, nagkakaroon ng pagdurugo, periodontitis, kung tawagin. So, yun na number two. Pangatlo, syempre, dahil nagkakaroon din ng hindi malinis ng ngipin, mas malamang-lamang ay nasisira yung ngipin nila. So, nabubulok yung ngipin. So, yun yung mga usual na problema namin. Madumi ngipin, periodontitis, nagdurugo yung gilagid, or bulok ng ngipin. Minsan tinitiis na lang yung bulok ng ngipin hanggang sa mabulok na lang na mabulok, tapos kailangan ng bunutin. So minsan nagkakaroon, usual din sa mga bata ay nagkakaroon din kami ng mga pasyente na lahat almost sungki yung ngipin. Bakit sungki yung ngipin? Kasi maagang binubunot yung mga ngipin. So kasi usually yung ngipin natin may certain age kung kailan sila posibleng matanggal or mabunot. Pero dahil maagang nabubulok yung mga ngipin,
sadyang binubunot kahit maaga pa, early extraction kung tawagin, and from there, nagkakapatong-patong na ngayong ngipin. Kaya mostly yung mga bata ngayon, sungki na yung ngipin. So yun yung mostly problema natin sa ating mga pasyente. Opo. Na talaga po parang ang ugat po ay hindi paglilinis ng maayos ng ngipin. Yes, hindi paglilinis ng ayos ng ngipin. Opo. Siguro Doc, dahil nga yun naman talaga yung ugat ng mga problema natin. And then kasama na po, sabi niyo po kanina, brushing is a must kahit naka-mask. Yun po. Yes. At meron po rin po kayong isi-share sa amin sana na 7 na batas sa pagsisipilyo. Ito yes. Po, or, opo, yun po. Doc, unang tanong, kailan po ba dapat mag-umpisang mag-brush ng ngipin ng isang bata, ng isang tao? So, ang sinasabi kasi namin lagi, no, kapag ka meron kaming nakakausap ng mga buntis or yung mga nanay na pumupunta sa amin para sa kanilang mga baby, as early as 6 months kung dumubo na yung unang ngipin. Kasi ang unang ngipin ng mga bata ay tumutubo ng 6 months, no? Pataas. Mostly 6 months, 7 months, 8 months, hanggang ika-2 taon. So, as early as 6 months, pwede na po yung sipilyuhin, no? Kahit na actually, wala pang ngipin, no? Sinasabi namin na kailangan kumuha ng gasa o kumuha ng lampin, yun po ang isipilyo sa gilagid. Kasi mainam na masipilyo po ang gilagid, ganun din ang mga ngipin ng mga bata. As early as 6 months, pwede na po magsipilyo. O pwede niya rin po actually dalhin sa dentista for their check-up. As early as 6 months yun, Doc? Oh, yes, yes po. As early as 6 months. Tapos, Doc, siguro po, kailangan tanungin, kung wala pong toothpaste, ano po ba yung mga pwedeng alternative po sa mga commercial toothpaste natin? Yes. Wala na bang toothpaste, no? I mean, siguro kung talagang mawala yung toothpaste, siguro we recommend plain water pwede. Kasi ang pagsasipilyo, actually, kasi kami sa PDA, naniniwala kami na ang paglilinis ng ngipin ay makukuha through the mechanical process. Ano yung mechanical process? Mechanical na pagtanggal ng dumi, which is pagsisipilyo. Yung toothpaste kasi, meron na lang siyang mga halong mineral, kagaya ng fluoride, o mga halong mga chemical pampabango ng hininga. Pero, pinakamainam dito is yung way kung paano mo sipilyuhin yung ngipin mo. Kaya actually, kung walang toothpaste, you can use plain water. Or kung talagang gusto mong mas kuminis yung ngipin mo, you can use baking soda. Pero not so much. Baking soda with water, pwede. No? Pero plain water, pwede natin gamitin yan. Pero wala namang siguro walang toothpaste, ano? Siguro kahit sa maliliit na mga tindahan, meron na siguro tayong mga toothpaste. Opo. Parang wala naman po atang shortage ng toothpaste. Yun yes, of po, course. Baka kung ano pong alternative lang. Plain water po pala, tapos baking soda. Doc, baka po gusto niyo i-share yung 7 na gabay. Sa pagsisipilyo. Sige, Doc. So, ito yung 7, 7 gabay, no? 7 gabay sa pagsisipilyo. Yung number 1, tingnan natin yung tamang fluoride content ng toothpaste natin. So, usually yan, sa likod ng toothpaste natin, meron kang makikita dyan na 1,000 to 1,500 ppm parts per million of fluoride. So ibig sabihin, kailangan yung fluoride natin ay may tamang content ng fluoride. Kapag ka 6 months to 6 years old, kailangan po ay may 1,000 ppm lamang. Doc, bakit ganon? Kasi pagka sumobra naman po sa 1,000, posibleng magkaroon naman po sila ng fluorosis. Ano yung fluorosis? Namumuti yung mga ngipin. No. So 6 months to 6 years old, 1,000 parts per million. So meron tayo makikita niyan sa merkado naman, meron naman yan eh, mga toothpaste na for kids usually yon. So pagka sa mga adults naman, 1,500 parts per million. So usually yung mga nasa mga toothpaste natin sa merkado, meron yan 1,500 parts per million. Number 2 natin is maglagay ng tamang dami ng toothpaste sa ulo ng sipilyo. So, usually sa mga 6 months to 2 years old, pahid lamang, no? Pahid. So, kapag ka naman po yung mga 2 years old to 6 years old,
gabutil ng munggo o pwedeng gamais. So kung ito yung pinakano mo, ganyan, no? Pag naman 6 years old pataas, dapat isang buo. So kasi dati hindi naman natin natututunan yun, no? Pero ngayon, itinuturo namin sa inyo, no? So gapahid lamang, sunod gamunggo, pagka 6 years old pataas, isang buong ngipin. Ay, isang buong ulo ng sepilyo sa buong hibla. Number 3, sa 7 gabay ay sepilyohin paikot-ikot ang ngipin, no? Paikot-ikot. So dati, sabi sa atin, sige, basta magsipilyo kayo yan, taas baba pa lang. Pero ngayon sinasabi namin sa inyo, ang pagsisipilyo ay paikot-ikot, no? Para hindi po nadadamage yung ating mga gums din. And also yung ating ngipin, hindi po sila nagkakaroon ng abrasion o pag tapyas ng mga ngipin. Number 4, magsipilyo po 2 minuto. No? Kahit naman dati na, bata pa ako, 2 minuto na yon, no? So ngayon, inuulit namin magsipilyo ng 20 minuto. 2 minuto, I mean. So pwede ko matatay ng 2-3 happy birthday, no? Tapos number 5, ito mahalaga ito, attorney, no? Huwag nang magmumog pagkatapos magsipilyo. Kasi dati, di ba, after natin magsipilyo, kukuha tayo ng water, and then mag-gargle tayo, and then spit yung bula. So ngayon, sinasabi namin, after magsipilyo, spit mo lang yung bula. Spit lang and then don't gargle na po ng water. Bakit po ganon? Kasi naniniwala kami na ang bula ng sipilyo galing dun sa toothpaste ay may natitira pang fluoride. At kapag yung fluoride po ay tumagal sa ngipin, pag tumagal siya sa ngipin, na a-absorb po ng ngipin yung natitirang fluoride. That is why matigas at strong yung kanilang ngipin. So number 6, magsipilyo umaga at gabi. So dati naririnig natin sa patalastas, brush 3 times a day. So pwede naman 3 beses, no? Pero at least twice a day, isa sa umaga, isa sa gabi ay magsipilyo. At ang pampiton po natin and last is huwag pong sanayin na ang bata ay dumedede sa pagtulog, no? Ibig pong sabihin, after po magsipilyo ng bata, pagkakwari umiiyak yung bata, di ba? Usually sa mga mami. So umiiyak yung bata, nilalagay yung dede sa bibig para matulog. So ang ginagawa namin, sinasabihan namin na huwag na pong gawin pampatulog ang gatas. Kasi once na ginawa ng pagpatulog yung gatas kasi tandaan natin, puno siya ng sugar. And once yung sugar ay nanatili sa ngipin, overnight, mas narumurupok yung mga ngipin. Kaya nga, sugar away, iwas tooth decay, di ba? So, yun na yun. So, yun yung 7 gabay sa pagsisipilyo. Sige, Doc. Ulitin ko lang po. I-check ang fluoride content. I-check ang dami ng toothpaste. Depende po yan kung kayo ay isang adult or kid. Sipilyuhin ng paikot-ikot ang ngipin. 2 minuto ang pagsisipilyo. Huwag nang magmumog. Pagkatapos magsipilyo. Magsipilyo 2 beses umaga at tanghali. At para... Gabi. Mm-hmm. Umaga at gabi. Para gabi. Sugar away, iwas tooth decay. Huwag nating hayaang dumede ang ating mga anak kapag tapos mag-toothbrush sa gabi. Yes, correct. Nice. That's the 7 gabay. Opo. Mukhang ano po, medyo simple, Doc. Yun po sabi po niyo, may tanong lang po ako, Doc. Yung pong pagmumumog po na pagkatapos mag-toothbrush, yun po, ako po kasi kunwari ginagamit ko, nag-rinse po ako, pero meron pong oral rinse solution yung nabibili po. Okay lang po ba yun or wag na rin? Actually, pwede namang hindi, no? Kasi yung mga mouthwashes, adjunct lang siya. Ibig sabihin, dagdag lamang siya sa paglinis. So ito yung tinatawag natin, di ba kanina sabi ko kanina, may mechanical process tayo. So ito yung mga mouthwashes, ito na yung tinatawag nating mga chemical process, no? Para naman, mas mapanatili yung pagbango ng ngipin. So pwede din kasing malinis ng mga mouthwashes, yung mga parte po ng ngipin na hindi abot ng mga sipilyo natin. Kaya nga, dinadagdag din namin dyan is mag-floss po at least once a day. Use floss, dental floss. Kasi minsan di din po alam ng mga minsan ng tao o na yung floss pala ay panglinis din ng ngipin. So yung floss po, yung manipis na parang sinulid, yung po yung kinakayas po natin o inilalagay po natin sa pag-itan po ng ngipin. That is the floss po. Yun din po.
adjunct din po siya o karagdagan po sa paglinis po natin bukod sa sabi. Oral health. Doc, nabanggit niyo po tungkol sa mga mouthwash at yun po para po mas bumango yun ating hininga yun po at nakakatulong din siya sa, although not needed after brushing, nakakatulong din po siya sa overall oral hygiene natin, adjunct siya. Doc, napag-usapan po or nabanggit po ang bad breath. Ano po ba yung dahilan ng bad breath, Doc? So, yan. So, Attorney Mimi. So, minsan kasi yung bad breath, depende-depende kasi yan sa mga sources. Una, ang source ng bad breath, pwede sa pagkain na kinakain natin. Usually, yung mga onion, mga garlic, usually yung mga spices, number one yon. So, pwede sa kinakain. Pangalawa, poor oral hygiene. So, ibig sabihin, hindi tayo masyadong naglilinis ng ating bibig. No? Poor oral hygiene. Number three, improper cleaning of dentures. Para ito sa mga matatanda, no, na mga nakapostiso na, no? Usually akala nila nalilinisan nila yung kanilang mga ngipin. Minsan marami kami pasyenteng ganyan, no, naglilinis sila ng kanilang ngipin, pero yung mga postiso nila ay hindi nila nalilinis, no? Kaya sasabihin nila, bakit mabaho pa din? Kasi hindi niyo nalilinis yung inyong mga postiso. Pang-apat, may bakterya sa dila natin. Naniniwala kami, no, ma'am, attorney, na 70-80% ng bakterya ay nagtatago sa dila. Kaya nga, sa pagsisipilyo natin, lagi namin sinasabi, sa pinakadulong gagawin mo is i-brush ang dila, brush your tongue. Palabas, palabas, palabas. So, brush your tongue. Kasi marami din kasi minsan mga bagets na mga chikating, no, hindi sila nagbabrush ng tongue nila. Kaya minsan sasabi ng mami, Dok, ba't ganun mabaho pa din yung hininga ng anak ko? So, because hindi na dilinis ang dila. Number five, syempre doon sa mga tobacco users, no? Syempre may chemical yung mga sigarilyo po o mga tobacco products kung saan nagre-release sila ng mga chemicals na may hindi magandang amoy. And syempre number six, ito yung tinatawag naming tonsil stones. So although itong tonsil stones na to, ENT na to ang may ano nito, although itong tonsil stones na to ay dahil sa mga bakterya po na tatrap po dun sa ating tonsils dun po sa may lalamunan po natin. Pagka yun natrap na po yun, madami siya, nagiging tumitigas siya at nagiging tonsil stones, so medyo mabaho po ang amoy po nun. So yun yung mga causes po ng bad breath po natin. Impossible. Doc, tama po ba na sabi niya spices, bakit na oral hygiene, eh, patungkol po sa spices, sa smoking kunwari, at hindi paglinis ng dila, yun po, may bacteria po sa dila natin. Yun, Doc, tama po, pag naiwasan po natin to, maaari pong maalis yung ating pagkakaroon ng bad breath. Yes, of course. So, syempre, usually naman yan eh, bakit ba nagkakaroon ng bad breath? Kasi meron tayong inilalagay sa ating bibig para bumaho ito. So, unang-una, number one mong gawin, alisin yung mga bagay na posibleng makabaho dun sa ano mo. So, pag-iwas sa sigarilyo, syempre, no? Pag-iwas din syempre sa mga spices. Although, pwede ba nating iwasan yung mga ano, mga garlic, mga onion? Syempre, di ba? Minsan masarap yun sa sambyup, di ba? Pero hindi natin siya maiiwasan. So, if ever hindi maiwasan, syempre, dun na lang natin doon na lang tayo papasok sa paglilinis mabuti ng ating mga bibig. So talaga po, kanina po yung sira ng ngipin or yung problema sa ngipin, talagang oral hygiene, better oral hygiene po ang solusyon ngayon. Pati bad breath po, sinasabi ni Doc Dave na oral hygiene pa rin talaga ang ugat at solusyon dito. Yun po. Doc Dave, nasabi niyo po rin kanina yung alis ng bacteria sa dila. And yes, yun po, meron po ako nakikita mga toothbrush na meron po sila doon po sa likod. Meron po talaga silang tongue cleaner. Tongue cleaner, yes. Opo. Yun po. Pero para po sa mga una lang narinig ito at buti na lang narinig na nila kaagad po sa inyo to at napanood po kayo, paano po natin nililinisan? Sabi niyo po, pwede pong paulit po, Dr. Dave, kung paano po natin nililinisan ang ating dila. Okay. So, after kasi nating linisan, kunwari lilinisan kasi natin yung ating mga ngipin, no? Paikot. Pero pagdating sa dila, no, if meron kayong tongue cleaner, scrape nyo lang palabas. Scrape, no? Hilahin palabas, scrape palabas, no? Sipilyuhin palabas.
palabas, palabas. So, medyo tagalan nyo kasi minsan, yung dila natin, meron kasi yung mga, doon talaga siya nagtatago yung mga bakterya, no? Mga mikrobyo. And pag hindi natin nasipilyo, minsan makikita mo yan, yung dila mo namumuti na. Pag namumuti na yun, ibig sabihin nun, marami na siyang mikrobyo, no? And from there, dun na magsisimula yung baho ng iyong hininga. Kahit na ilang beses ka pa magsipilyo ng ngipin mo o maggamit po ng mga mouthwashes, hindi pa rin siya matatanggal. That, kaya ang gusto namin talaga, mechanical na proseso, no, talagang tatanggalin po, sipilyuhin palabas ang mikrobyo mula sa dila. Tapos Doc Dave, last na po doon sa tongue brushing kasi hindi ko rin po nakikita na usual na ginagawa po ito ng mga kababayan natin. Meron po bang particular color ng tongue na pwede po natin i-achieve sa ating tongue brushing? Kasi yun po, madali lang mag-alis po ng mga nakaanong dumi sa ngipin. Yung tongue po, hindi po tayo used to. Sabi niyo, dapat hindi namumuti. Ano po ba yung kulay na achieve natin para po patigil na yung tagal ng ating pagta-tongue brush? Okay. So usually naman, makikita mo naman yan sa mirror, no? Pag yung sobrang namumuti na, yung iyong mga... Actually, dapat hindi siya namumuti, no? Kasi kung umaga at sa gabi ka nagsisipilyo, dapat hindi talaga naglalatch yung mikrobyo dun sa iyong dila. Pero kung makikita mo naman yan, kung namumuti na yun, ibig sabihin maraming mikrobyo na yun. So, ang usually ang kulay ng ating tang ay mapula, pero hindi madugo. Baka naman kasi sobra naman na yung ating pagsisipilyo, imbis na siya ay mapula, madugo na siya. So, iwasan din naman magdugo, baka magkaroon din naman ng sugat ang dila. So, enough na pagkapula, so okay na yon. So, that's enough na para masabi natin malinis yung ating dila. Makikita, tsaka maamoy mo naman yon, no? Maamoy mo naman, actually. Ako, based sa experience, Doc, talaga kapag ka po, yung puti po, kapag po yung buong araw po sobrang aga kapag nag-start mag-coffee at saka po kumain, yung po sa gabi po, but before yun po, pag nakikita ko po talagang white, tapos nalilinis naman po siya ilang ano lang. Oo, correct. Doc Dave, so oral health cannot wait. At saka po meron po kayong sinabi kanina na mayroon po kayong parang yung mga no-no-no sa ating oral health hygiene. Siguro po, bago po magsara ang ating interview ngayon, mabibigay niyo po kami ng payo tungkol sa oral hygiene kasama po yung inyong payo na oral health cannot wait at yun po no-no-no sa ating oral health hygiene. So, yun nga, no, sabi ko nga kanina, ang sa Philippine Dental Association, ang aming advocacy ngayon taon ay oral health cannot wait. Kasi marami kaming mga nakikitang mga bata, no, na sasabihin, masakit yung ngipin ko, wait lang mami, no, wait lang. So, lagi namin sinasabi na ang oral health ay hindi makakaintay, hindi priority din natin siya. Kasi marami din po mga pamilyang Pilipino ngayon ay hindi po uunahin din ang oral health, no? Kasi sasabihin, ay ngipin lang naman yan, pabunot mo na lang yan, mawawala din yan. Pero lagi nating pangtandaan, prevention ay is better than cure. And also prevention ay mas cheaper than pagpapasta na or pagpapabunot. So pagka makita natin, no, kaya nga sabi namin sa advocacy ng PDA, ay meron kami tinatawag na save the sixes. Ibig sabihin po, yung mga first molars po, ay sinisave namin. So once na yon malagyan lang ng pits and fissure, agdon ka na, no, mas less na po yung pagkasira ng ngipin. Kaya nga, yung oral health cannot wait, wag nating isang tabi yung ating mga kalusugang dental, yung ating ngipin. So pag may nakita po nating kaya nga twice a year, mas maganda magpa-check up po tayo sa lisensyadong mga dentista, no? Lisensyadong mga dentista. At kaya nga, nabanggit ko yung lisensyadong dentista, advocacy din ng PDA ang pagsusulong nitong illegal practice campaign namin, no? Kasi marami po attorney ngayon, no, na mga fake dentist, no? And also yung mga hindi po lisensyadong dentista na nagbubunot o nagpapasta at nagkakabit po ng mga braces. So ito po yung gusto naming sabihin sa mga tao na ang pagiging dentista po ay isang profesyon na inaral po, no? Mahabang panahon ng pag-aaral at ito ay kukuha po tayo ng lisensya para po tayo ay makapag
bunot, makapagpasta. So kung lalapit lamang po tayo sa mga nakikita po natin sa Facebook na nagkakabit ng do-it-yourself braces. So usually, may mga ganun pa attorney yung mga DIY braces, no? At pagka pumunta tayo doon, maaaring mas lalong masira ang ating mga ngipin. Kaya pumunta po kayo sa mga lisensyadong mga dentista. So, yun po. I think yun yung sabi mong mga no. Opo. Opo. Makinig po kayo kay Doc Dave at maraming salamat po sa inyo, Doc Dave, Dr. Mar David Del Rosario Antioquia. At dyan nagtatapos ang Health Check Plus hanggang sa susunod na linggo. Ako po si Attorney Mimi Mimi Campos Banaya. Tandaan, ating pangalagaan ang ating kalusugan sapagkat ang kalusugan ay ating kayamanan. At huwag kalimutang batiin araw-araw ang ating minamahal. Be kind, be safe, and stay healthy. Huwag pong lumabas kung hindi kailangan at kung hindi maiiwasan, ating sundin ang mga health protocols para sa kaligtasan natin, ng ating pamilya at ng komunidad. Ang Health Check Plus ay production ng Vital PH Science Incorporated kasama ang Manila Broadcasting Company. Mapapanood niyo ang iba pang video and health, wellness, and beauty sa YouTube channel ng Health Check Plus at www.youtube.com/c/healthcheckplusph.